have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life. It's me again, Lulu. For today's video, ay gagawa tayo ng naked cake. Wedding cake, two-tier. Ayan. So, ngayon, nire-ready ko lang ang sago straw. Sago straw ang gagamitin natin as dowel. So, tinusok ko yung pinakagitna para makuha natin ang height ng cake. By the way, ang cake natin is moist chocolate cake without eggs, without milk. So, ngayon, nakuha ko ng sukat nun. Ayan, pinutol ko na. So, nakita nyo, hindi ako nag-iwan ng dowel straw sa gitna. So, ibang technique ang gagamitin natin ngayon kung paano natin i-assemble ang two-tier na wedding cake na naked cake. Okay? So, gagamit lang tayo ng mga limang sago straw. Then, pagpapantay-pantayin natin. Tapos, itusok natin sa gitna. And then, balansehin natin ang pagtusok para naman hindi siya mabubuwal if in case ipapatong na natin ang second tier. So, yun lang po ang nilagay ko. So, wala akong sago straw sa gitna or dowel sa gitna. Ngayon, maglalagay ako ng frosting. Ang frosting na gagamitin natin ay whip it and ever whip combination as usual. So, maglalagay ako ng konti doon sa pinaglagyan ko ng sago straw bago natin ipatong ang second tier. Okay, at yun ang second tier, ni-ready ko na para maipatong natin dito sa ating first tier or bottom tier na 8x5. So, ito na ngayon, pinapatong ko na, walang dowel sa gitna ha. So, magtataka kayo bakit walang dowel sa gitna na samantalang 2-tier ito at mataas. Ayan, papakita ko sa ito yung bagong technique na gagamitin natin. So, ito yung kabuuan, kung makikita nyo, 6x6 ang sa taas. Masyado siyang mataas. And, ang isa pa nga dito, kaya itong technique ang gagamitin ko dahil ito ay naked cake. So, pag naked cake, kukunti ang nag-hold sa cake. Syempre, konti lang ang frosting at lalong hindi siya fondant. So, ang gagamit ngayon ako ng barbecue stick, sinukat kung gaano kataas, and then saka ko siya itutusok mga apat na barbecue stick. Ito ay tatagos from the cake board ng 2-tier natin or ng second tier natin, tagos siya sa ilalim hanggang doon sa bottom tier hanggang sa drum natin. So yun po ang kaibahan nito, since nga nakakatakot kasi mataas. Nakakatakot siyang mabuwal kasi walang mag-hold kasi nga naked cake siya. Kokonti ang kanyang frosting. Kaya hindi ko pwedeng isugal na yung dati kong ginagawa na wala siyang dowel sa taas. Yun po ay applicable sa fondant kasi secure naman po ang fondant. Pero ito kasi mahirap i-secure kasi nga soft icing. So, kailangan natin ipasiguro, is it Bicol? Kailangan natin maging sigurista na hindi siya mabubuwal pagpunta nito sa venue. Ang venue nito ay sa Quezon City via Lalamublang po. Hindi na po ako nagdi-deliver. So, via Lalamublang. So, kailangan secure na secure ang ating cake. So, ayan, maglalagay na ako ng frosting, ang ating whip it and ever whip combination. So, uunahin ko. Actually, hindi ako masyadong gumagawa ng ganitong technique kasi nga, lalo kung ang kailangan sa cake ay pakinisin ng mabuti. Mahirap siyang pakinisin na nakapatong na siya lahat. Okay? So, ito po, uunahin natin yung sa pinakataas, yung ating bottom tier na 6x6. Pareho po siya, ha? Siya ay moist chocolate cake without eggs and without milk. Ito po ay kahalos kasabay, same day ko siyang ginawa nung ating Blackpink. So, ayan yung Blackpink natin, magkasabay itong dalawa ahead of time ko siyang binake at saka inilagay sa rep na may filling na. Parehas ang filling nila. Ang filling nila ay with ganache. Yung frosting natin na whip it and ever whip with ganache. So,
since nga ito ay naked cake, so ang after lang natin dito is makover natin lahat ang cake with frosting, and then saka natin i-scrape ang excess na frosting sa ating cake. So ayan, naked cake, or sasabihin natin semi-naked cake kasi nga covered pa naman siya. Ang naked cake talaga is yung feeling lang, as feeling lang, kasi pagpapatong-patong ang cake, masyado rin yung ano, risky kasi wala talagang maghuhul doon. Pero itong case natin ay semi-naked cake naman ulit. So, pero different ang kanyang technique sa pagpatong. Ayan. So, ito po, sinunod na natin yung sa baba. Nilagyan na natin ng frosting sa baba. So, 8x5 ang baba, 6x6 sa taas. So, malaki nga ang ating cake. But, sure na sure po kayo na hindi naman matatagpo yan kahit ibiyahe. So, ayan, papakinisin din natin siya ulit. Itatanggalin natin ang mga excess frosting para lumabas siya na naked cake. Ayan. So, magtatanong ulit kayo kung ilang recipe ba ang ginamit ko dito. Para sa bottom tier natin na 8x5, yan po ay double recipe ng ating moist chocolate without eggs and milk. So, double yan. Then, ito naman pong sa taas is again, gumawa ako ng double recipe. May excess na po yan na cupcakes. So, ayan po. So, bali apat siya. Pero, hindi po yan sabay-sabay. Maliit lang po ang oven ko. So, ang nauna si bottom tier, ang pan ko na ginamit yan is 8x3. Dalawang 8x3. Tapos, sa taas naman, dalawang 6x3. So, ayan. Then, ina-assemble lang natin. Lalagyan ng filling. So, eto na nga. Okay na ang ating cake. Konting hagod-hagod na lang para matanggal ang may excess frosting at lumabas siyang naked cake na. So, nakikita ang cake natin na chocolate cake. Request din po yan ni client na chocolate cake ang gamitin. So, eto na nga po. So, konting pakinis lang. So, hindi kakakabahan na ito ay maaalis sa kanyang pagkaka-assemble or masisira. Ito na yung ating product. Ayan, ang tignan nyo ang taas, diba? Halos double barrel lang sa taas. Pero ano lang yan, 6x6. Tapos yung sa baba, 8x5. So, mataas talaga siya as inakakatakot. So, yun ang the best technique na pwedeng gamitin natin. Lalo pa kung naked cake ang ating cake. So, yan. Pero kung fondant, stable yun. So, no need of that kahit yung center dowel lang. So, itong mga flowers na aking gagamitin ay mga artificial flowers. Again, na-order po ito online sa Shopee. Tinuso ko siya ng toothpick para may mag-hold pag nilagay ko sa cake. Ngayon, nakita ko para siyang napakanipis na styro. Ayan, kasi natutusok siya ng toothpick. Mali pa nga pinaglagyan ko ng toothpick sa una. So, dapat sa center doon sa may bud para hindi nakikita yung toothpick. So, na-order po ito. May nakita rin ako sa ating page na nagpapa-order niyan. Same line po niyan. Pag ganito pong mga wedding cake, kung fresh flowers or artificial flowers, kailangang i-inform agad si client na ang gagamitin ay artificial flowers. Kailangan sa lahat ng gagawin yung orders, kailangan na inform si client at doon kayo mag-uusap, doon yung ibibase ang presyo. Ngayon, kung hindi naman nyo kayang gumawa ng mga fondant flowers, then may option kayo para sa fresh flowers or kaya katulad nitong artificial flowers. So, ako sinabi ko sa kanya kasi almost hindi naman matagal, I mean rush, parang rush na rin siya kung sa wedding cake kasi dapat matagal ang reservation. So ito almost 2 weeks lang. So sinabi ko sa kanya hindi kaya yung fondant flowers. So bumayag naman siyang artificial flowers. Pero yung price po ay different sa fondant flowers at
artificial flowers. And kung may makikita kayo may mga yellow at mga small flowers, yan naman po ang tinatawag na sugar flowers. Yan po ay edible at nakakain at na-order at murang-mura din lang. Nakakabili kayo niyan sa mga baking store or kaya sa Divisoria or kahit sa online or kahit sa page may nagbebenta po niyan. So ngayon naglagay ako ng border. Ang border na ginamit ko dito ay pinasok ko lang sa piping bag ang ating frosting, ginupitan ko ng maliit, then ginawa ko lang parang bilog-bilog. Yang ganyan lang po, parang mas naging class ang ating cake. So kailangan po pag nagagawa tayo ng cake, titignan din natin na magko-combine ang first tier sa second tier. Kung meron siyang border sa first tier, see to it na meron din siyang border sa second tier. Para may combination, parang nagja-jibe sila. Hindi yung meron ka nga sa baba ng nilagay na border pero sa taas wala. Parang hindi sila magkapareho. So yan lang po ay suggestion kung sa kung paano gawin ang alam mo na, yung simple pero eleganteng wedding cake. So ito na nga, tuloy natin ginagawa yun, hindi na nakikita sa camera yung nandoon sa taas na nilalagyan ko ng frosting ng borderline. So ayan, so napakaganda ng ating artificial flowers, akala mo totoo. Then naglagay lang ko dito sa top na Mr. and Mrs. na bibili din po yan sa Shopee or sa mga baking store. So ito na yung ating finished products. So okay, magkano kaya mga ganitong bentahan na ito? Tatanungin nyo kung magkano po yan. Okay, kung dito sa Maynila ito ay nagkakahalaga ng 3,000 pataas. Ayan po. Thank you so much.